Magandang gabi sa inyong lahat. Alam nyo ba na almost 30 years na po ako with ABS-CBN. Higit sa kalahati ng buhay ko. Yung building po sa Sergeant Esgara, tinuring ko yung pangalawang tahanan. Tsaka yung mga tao doon, mga tunay na kapamilya na. Diba grabe yung 30 years? Mahabang panahon na pala tayong magkasama, kapamilya. Unang-una, syempre, nagpapasalamat kami na sinamahan ninyo ang ABS-CBN at pinatuloy nyo kami sa inyong mga tahanan. Kaya naman, napakasakit sa amin, sa akin, personally, ang nangyari sa stasyon. Siguro higit sa personal na pagkatanggal ng trabaho, mas naisip ko kung ano ba talaga ang nawala sa ating lahat dahil sa nangyayaring ito. Unang-una, dalawang naisip ko eh. Unang-una, yung access sa balita. Lalo na ngayon, mahalaga ang tamang pagdaloy ng information, 'di ba, sa gitna ng isang krisis. Para malaman ng mga tao naman ang nangyayari sa bansa. Napakaraming lugar din sa Pilipinas na ang ABS-CBN lang ang tanging source ng kanilang news o ng balita. Meron sila mga katanungan na ano ba ang nangyayari? Ano, may gamot na ba? Ilan na ba ang namamatay? Kamusta na kaya yung pamilya ko sa Maynila o kaya dun sa probinsya? Tapos meron namang mga katanungan, ano, may update na ba dun sa ayuda? Makakakuha ba ako? O kaya meron din naman magtatanong saan pwedeng mag-donate o saan ko makukuha yung donation na galing sa Sagip Kapamilya. Lahat naman to pinag-aaralan at tinutugunan ng News and Current Affairs team ng ABS-CBN at sinisigurado nila na maidadala sa inyong mga bahay na mabilis, malinaw at tama yung balita. Pangalawa, nawala rin yung nagkakwento sa inyo. Kasi yung mga kwento na ginagampanan namin, nagiging salamin sa inyong buhay. Sa totoo lang, and I can speak for everyone here, no, for all the actors and the production people, na ang pinakamasarap sa pagiging artista, ha, o parte ng production, yung kapag meron kaming nalalaman o meron nagsasabi sa amin na kahit papaano ay napasaya sila o napatawa. Sila o nakaka-relate sila dun sa mga pinapanood nila. Kasi at least kahit sa sandaling panahon na yun, nakakalimutan ninyo ang mga problema ninyo at somehow gumagaan po ang inyong mga pakiramdam. Pero last week, nawala lahat yan nung naglabas ang NTC ng cease and desist order at pinasara po ang ABS-CBN. Para sa akin, hindi tama to. Kasi syempre tinanggalan nila ng karapatan na magserbisyo ang mga journalist, ang mga writers, ang mga cameramen, ang production crew, ang libo-libong empleyado ng ABS-CBN na ang tanging gusto lang naman ay magsilbi sa bansa. Para naman gumaan at mapanatag ang ating mga buhay. Ito personally, alam naman ninyo na maraming nang naiba to sa akin. Diba? Marami ng masasakit na words, masasakit salita or bansag. No? Si Raulo, natawag ako ngayon. Drug addict, buang, bao. Okay, yan. Lahat sa akin, okay na okay lang. Iba to nyo sa akin yan. Dahil para sa akin, mas importante ang manindigan ako. Dahil hindi naman ito issue ng kulay o hindi ito issue na kung sinong pinapanigan. Ang issue na ito, ang apektado tayong lahat. Lalo na yung pangkaraniwang Pilipino. Kaya gagamitin ko pa rin ang boses ko bilang artista, bilang Pilipino para magsalita para sa bawat tahanan na nagpatuloy sa amin. Para sa bawat Pilipino na hindi nabibigyan ng boses. Hindi o akong mapapagod lumaban dahil ang laban na ito ay para sa ating lahat. Ako po si Agot Isidro. Laban ka, pamilya.